ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sino man ang gabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang makapagliligaw. At sino man ang hindi niya bigyan ng kanyang gabay ay hindi ito makakasumpong ng gabay, maliban lamang sa gabay ng Islam. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang sugo, huling propeta. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagbati, at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga tumangkilik sa kanyang sunna hanggang sa pagsapit ng araw ng paghukom. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, purihin natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magpasalamat tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at hinayaan niya tayong datnan ang mga huling 10 araw sa buwan ng Ramadan. Magpasalamat tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at binigyan niya pa tayo ng lakas. Binigyan niya pa tayo ng hininga buhay na abutan ang huling 10 araw ng Ramadan. Kasabay nito ay ang mabilis na paglabas ng mabiyayang buwan na ito. Sa pagpasok ng Ramadan, binanggit natin ang mga kabutihan. Kabutihan na napapaloob sa buwan ng Ramadan. Nang sa gayon tayo ay magpunyagi, nang tayo ay gumugol ng ating lakas, oras, panahon para makuha natin ang mga hinanda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kabutihan dito. Binigay sa atin ang lahat ng panahon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakas, para kunin ang lahat ng kabutihan na meron sa buwan ng Ramadan. Ginawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang parte sa buwan ng Ramadan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi awwalil layl, sa buwan ng Ramadan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah wa sufidat abwabul jahannam, o uglikat, sufidat syayatin, o kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na buksan ang mga pintuan ng paraiso at isara ang mga pintuan ng impyerno at itrangka ang mga syaitan sa buwan ng Ramadan. Fi awwalil layl, sa unang gabi pa lang ng buwan ng Ramadan, hanggang sa sumapit ang huli. At sa pagsapit ng huling buwan ng Ramadan, sinabi pa ng Quran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na dito niya pararatingin sa atin ang Laylatul Qadr. Ang Laylatul Qadr, ito yung mabuti pa sa 1,000 buwan ng pagsamba na dapat samantalahin ng mga Muslim na magpunyagi sa huling araw ng Ramadan at makuha ang biyaya niya, inihanda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito. Sinabi sa atin ang lahat ng mga kabutihang ito mula sa umpisa ng buwan ng Ramadan hanggang sa paidding ng paidding sa pagsapit ng huling 10 araw ng Ramadan. Na nilagay dito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na binaba ang Quran sa huling araw na ito at binigyan ng biyaya na tulad na 1,000 buwan, lahat ng ito ay ginawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang duda na itong mga reward, itong mga gantimpala na to ay nilagay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga araw na to, at atin na lang dapat gawin ay magpunyagi para makuha itong biyayang ito. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ragiba anfu imrin adraka Ramadan falam yaghfir lahu. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam,
lugi ang tao na inabutan ng buwan ng ito at hindi pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan. Lugi, talunan ang sino man na ang taong dinatnan niya ang buwan ng Ramadan at hindi siya pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dam." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dam." Mag-ayuno ka, imanan wa ihtisaban. Magtarawih ka, qiyamul layl, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dam. May lakas ka, nasa iyo ang oras lahat. Andiyan ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ganun pa man, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lugi, ragiba ant imrin, adraka Ramadan, falam yagfir lahu. Dumaan ang Ramadan sa atin, pero hindi napatawad ang ating mga kasalanan. Ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang parte. Pinangakuan niya tayo ng biyaya. Binuksan niya ang paraiso. Sinarado niya ang mga, tinrangka niya ang impyerno. Tinrangka niya si Shaitan. Ngayon tayo, huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. At maari na ang ilan sa atin ay hindi nagagampanan ang responsibilidad niya. Marami sa atin ni hindi pa magampanan ang mga obligadong sala. Maraming mga taong hanggang ngayon nag-aayuno pero hindi nagsasala. Nag-aayuno, hindi nagsasala, o Muslim lang sa buwan ng Ramadan. Nasa huling 10 araw na tayo ng buwan ng Ramadan, marami sa atin tinatanong ang sarili natin kung pinatawad ba tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meron mga tao sa atin, dumaan ang buwan ng Ramadan ni hindi nakapagsala kahit isang beses ng tarawih. Meron sa atin, dumaan ang buwan ng Ramadan at hindi pa rin natin ipinagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Sabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha ash-shahra kad hadarakum wa fihi laylatu khayrun min alf shahr." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumating sa inyo ang buwan na to, hadarakum, dinatnan kayo ng buwan na to, wa fihi laylatun khayrun min alf shahr. Na buwan na nilagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya na mas mainam pa sa 1,000 buwan. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hurimaha faqad hurimal khayra kullah." Sino man ang mapagkaitan ng reward sa mga buwan na to, sa mga huling araw na ito, ay tunay nga na nagpagkaitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan. At sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yuhram khayraha illa mahrum. At hindi naman talaga na pagkakaitan ng tao maliban na lamang kung siya ay kabilang sa mga mahrumon o yung tinatawag na talunan o talagang sadyang pinagkait sa kanya ang kabutihan. Pinadala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buwan na to at nilagyan niya ng tinatawag na Laylatul Qadr sa buwan na to. Kaya't sino man ang mga Muslim o sino man kabilang sa mga Muslim na pinagkaitan ng kabutihan sa buwan na ito ay tunay nga na pagkaitan siya. Tunay nga na talunan ang Muslim. Ang Muslim na dinatnan niya ang buwan na ito at hindi siya o napagkaitan siya ng kabutihan na dala ng buwan na ito. Subhanallah, sa mga kabutihan ng buwan na ito, kabutihan na hindi natin makita sa ibang buwan. Kung dito sa buwan na ito, na pinuno ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan, ay napagkait sa atin ang mga kabutihan na dapat makuha natin, tunay nga na tayo ay napagkaitan. Tunay nga na tayo ay talunan. Sapagkat hindi na natin kaya kunin ang reward na meron dito maliban lamang sa buwan na to. Huwag natin asahan
na sa susunod na taon natin babawiin. Maaring wala na tayo at hindi na natin datnan ang Ramadan sa susunod na taon. Maaring wala ng Ramadan na aabutan pa natin sa susunod na taon. O nandito pa ba tayo? Ngayon, tayo binigyan ng pagkakataon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayong buwan na to, na pinadating sa atin ang buwan ng Ramadan at meron tayong lakas, meron tayong kakayanan mag-ayuno, meron tayong pang-sahur, meron tayong pang-iftar. At pagkatapos umalis ito at walang kabutihang nangyari sa atin, pakadhorin, talunan, napagkaitan. At hindi na natin makikita ito maliban lamang sa buwan ng Ramadan. Lumilipas ng mabilis ang araw. Parang kailan lang pinaghahandaan natin ang pagpasok ng buwan ng Ramadan. Ngayon, nasa loob na tayo ng walang 10 araw. 6 o 5 araw na lamang ay aalis na ang buwan ng Ramadan. Aalis na ang buwan ng Ramadan at tatanungin natin ang sarili natin, o magtatakbir ba tayo sa araw ng Eid ng takbir na hindi takbir na nakasanayan? Bagkus takbir, nasisigaw tayo ng Allahu Akbar sa Eid, sa pagpasok ng Eid, sapagkat pinatawad ni Allah ang ating mga kasalanan. Magtatakbir tayo sa araw ng Eid. Dadakilain natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Eid dahil nakuha natin ang pagsambang mas mainam pa sa 1,000 buwan ng pagsamba. Magtatakbir tayo sapagkat binilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga utaka'o minan nar. Pupurihin, dadakilain natin si Allah subhanahu wa ta'ala abang papunta tayo sa musallal Eid. Dahil pinatawad tayo o inilabas tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Ganitong takbir ang kailangan natin. Ganitong pagpupunyagi, ganitong pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kailangan ng mga Muslim habang naglalakad siya papunta sa Salatul Eid o sa Musallal Eid at nagtatakbir siya. Allahu Akbar walillahil hamd. Naglalakad tayo papunta sa Musallal Eid sapagkat nasa puso natin na tayo'y tagumpay sa buwan ng Ramadan. Maglalakad tayo papunta ng Musallal Eid kasama ang mga pamilya natin sapagkat tinulak natin ang ating mga pamilya na magsagawa ng ibada. Tinulak natin ang ating mga anak na mapabilang sa mga nagsasala sa masjid. Pag ganito ang nakasanayan natin, maghahanda tayo sa Salatul Eid ng merong pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi aalis ang Ramadan dahil natutuwa tayo, babalik na ang ating pagkain at ang ating mga nakasanayan. Ito ang mga taong talunan. Na inaabangan nila ang pag-alis ng Ramadan sapagkat kakain na ulit, gagawin niya na yung gusto niya sapagkat wala na yung Ramadan. Pag ganito ang nararamdaman natin, ito ang mga talunan. Ito yung tinatawag na hurima. Pinagbawal sa kanya ang kabutihan. Ito yung mga tao na to. Pero kapag ang nararamdaman ng puso natin sa pag-alis ng Ramadan ay lungkot sapagkat aalis na ang dakilang bisita at saya sapagkat nagtagumpay tayo sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang tagumpay. Ito ang mga taong tagumpay sa buwan ng Ramadan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may mga nag-aayuno na wala silang mapapala sa kanilang pag-aayuno maliban sa gutom. Subhanallah. Isang buwan tayong hindi kumakain sa umaga.
at mali ang ating niyat at hindi natin iniwanan ang mga masasamang gawain, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala silang mapapala sa kanilang pag-aayuno maliban sa pagod o maliban sa gutom, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, warubba kaimin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr. O kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may mga tao nagsalat at tarawih kasama natin dito araw-araw, pero sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laysa lahu min qiyamihi illa sahr. Wala siyang mapapala sa kanyang pagsasagawa ng tarawih araw-araw maliban sa pagod lang. Nangangalay ang kanyang paa, nangangalay ang kanyang kamay sa kataas, pero sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may mga tao na wala siyang mapapala, walang reward mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nangako si Allah na papatawarin niya ang mga nag-aayuno at ang mga nagsasala ng tarawih sa buwan ng Ramadan, imanan wahtisaban. Kapag nawala ang iman at nawala ang pag-asa sa reward nito, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang mapapala ang ilan sa mga Muslim maliban lamang sa gutom at pagod. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, samantalahin natin ang natitirang araw pa sa buwan ng Ramadan. Inna Allah ghafurur rahim. Si Allah ay mapagpatawad at maaway. Meron pa tayong natitira na mga araw sa buwan ng Ramadan para samantalahin natin. Tignan na natin ang ating mga niyat. Magpunyagi tayong gumawa ng kabutihan. Gawin natin ang mga responsibilidad na ibinigay sa atin, nang sa gayon ay huwag masayang ang buwan ng Ramadan na ito, na maari na hindi na natin pamasumpungan ang darating na Ramadan sa susunod na taon. Allahumma inna nas'aluka ayatakabbal siyamana wa qiyamana fi hadha ash-shahr al-mubarak wa an tuwaffiqana lit-thabat ala ta'atik wal fawz bimardatik والهادي لطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in wa ala at-tabi'in wa lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dalisayin natin ang ating pag-aayuno sa pamamagitan ng pagbibigay ng Zakat al-Fitr mula sa mga pagkakamaling nagawa natin habang tayo'y nag-aayuno. Sa mga maliliit na mga pagkakamaling na nagawa natin, ay dalisayin natin ang ating pag-aayuno sa pamamagitan ng Zakat al-Fitr at pasayahin natin ang ating mga kapatid na nangangailangan natatanggap ng Zakatul Fitr. Sabi ng mga ulama, Zakatul Fitr faridatun alal kabir was sagir was dhakar wal untha minal muslimin. Mula sa hadith ni An Abdullah bin Umar radiyallahu anhu kala, farada Nabiya sallallahu alayhi wa sallam Zakatul Fitr alal dhakar wal untha. Sabi ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam, binanggit ng mga ulama na ang pagbibigay ng Zakatul Fitr o Zakatul Fitr ay tinatawag na parida sa maliit man o matatanda o bata, sa mga babae at lalaki. Ito po ay obligadong ibigay ng mga Muslim sa mga nangangailangan. At sabi pa rito, sa'an min tamar o sa'an min sya'ir. Ito ay hadith na muttafaqun alay. Sabi na magbigay tayo ng portion na gamitin natin para sa pagsasadaka.
At ang dami nito wal miqdarul wajib zakatul fitr sa'a bisa'in Nabi sallallahu alayhi wa sallam min ta'amil al-adamiyin min tamar aw bur aw aruz aw ghayriha min ta'amil adamiyin wa yakhtalif taqdiru sa'an bil kilul gram bihasbi ta'amil mukhraj. Sabi dito, ang dami ng miqdar o dami ng zakat na ibibigay natin yung sa'a na tinatawag, sa'a na timbang na tinukoy ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam. At ang sabi dito, ito ay anil wahid kiluwain wanis ila talata kilo grama takriban minal aruz o gayriha. Sabi dito, ang kanyang miqdar, ang kanyang sukat ay mula 2 kilo at kalahati hanggang 3 kilo. Dito sa pagitan nito, mula 2 kilo at kalahati hanggang 3 kilo ay dapat maghanda tayo upang ipamigay sa isa. Kung sa pamilya natin ay may 5 tayo, ita-times natin sa 5 ito. Halimbawa, 3 kilo ang ibibigay natin, i-times natin sa 5, 15 na kilo ang dapat ibigay ng isang pamilya. Ganito ang pagkikwenta ng pagbibigay ng zakatul fitr. Kailan ito nilalabas? Waktu ikhraj zakatul fitr. Ikhraj zakatul fitr kabla salatul Eid. Wala yajuz bi ta'khiruha illa ma ba'da salat ala sahih. Ang sabi, ang pagbibigay ng zakatul fitr ay bago magsalatul Eid. Ang sabi ng mga ulama, la yajuz ta'khiruha. Hindi pwede siyang ibigay pag natapos na ang salatul Eid o pag nagsimula na ang takbir ng imam. Hindi na ito makukonsider na zakatul fitr bagkos ito ay kikilalanin o bibilanging reward bilang isang natural o regular na sadaka. So ang pagbibigay ng zakatul fitr, ito ay bago itayo ang salatul Eid, dapat ay nibigay na ang zakatul fitr. At sabi ni Sheikh bin Bas, lamane min ikhrajiha fil yawm ath-thamin wal 20 wat ta'sir wal 20 wa 30 wal laylatul Eid wa sabahul Eid qabla salatul Eid. Sabi ni Sheikh bin Bas rahimahullah, okay lang o walang pagbabawal na magbigay tayo sa 28 ng Ramadan o 29 ng Ramadan o 30 ng Ramadan sa gabi ng Eid bago magsala kinabukasan o mismong sa umaga ng Eid bago isagawa ang sala. Ito ang mga pagbibigay ng zakat al-fitr na ito ay dapat ibigay ng mga Muslim sa mga nangangailangan. Ito ay i-distribute, ipabibigay sa lahat ng mga Muslim at lahat ay obligado na ito na ibigay sa kanilang mga kasamahang mga Muslim. Hada wa sallu wa sallimu ala man amartum bis salati wa salami alayhi. Qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة إلا قضيته ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحياء والممات وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.